Hello guys, kumusta po kayong lahat? Ako po si Harry from Pinoy Nomads. At andito po kami ni Mrs. sa Walmart. Sinamahan ko siya. Bibili siya ng bigas tsaka iba pang groceries. So yeah, andyan yung Walmart. Alright. Yan, Walmart. So isa yun sa pinupuntahan natin na bilihan dito sa North America tsaka sa iba pang lugar abroad. So gusto ko lang pong i-share sa video na to guys na inflation is real guys. So ito na yung pinapangambahan natin na sobrang taas ng mga bilihin. So nag-start nung nito, napansin namin mula nung January hanggang ngayon, ang taas ng presyo ng gas, ng karne, at ng iba pang mga groceries. So, nung dumating kami dito sa, tuwan-tuwa kami dito sa Texas last year, August 2020, ay ang mura, grabe kamura ng gas nung time na yon, parang wala pang $1 per gallon. Parang 88-89. Pero ngayon titingnan nyo yung presyo ng gas dito sa Texas, almost $3 na per gallon sa yung regular, yun yung pinapagas regular na gas, $2.89 to $2.75 per gallon na, almost $3. Dumating nga sa point na almost $3 or more than $3. Inflation is real. Kung hindi nyo pa napapansin yun, pansinin nyo yung $1 nyo ay kukunti na lang yung mabibili. Tumaas talaga yung mga presyo ng bilihin. Kaya it really makes sense na mag-downsize tayo sa ngayon. Huwag masyadong bili ng bili. Mag-downsize sa lahat ng bagay. For example, sa bahay. Hindi ko naman sinasabi sa inyong ibenta nyo yung bahay nyo at mag-van life na rin lang kayo. No? So whatever works for you. Mas maliit kasi guys, mas maganda para sa akin. Kasi 'di ba, kung mas mataas ka or mas malaki yung bahay mo, for example, pag bumagsak yung presyo ng bahay, nagkaroon ng recession, mas mahirap yung ganun. Wala na kasi tayo sa we're in the middle of pandemic. Not unless ma-realize mo 'yon, hindi ka magbabago ng lifestyle. So, hindi sigurado yung buhay kahit saan, Pilipinas or dito. Walang kasiguraduhan, no? So, maaari kang, for example, yung sinabi ko sa last video ko na na-aksidente ako sa work. So, nabalian ako ng likod. Nagka-back injury ako, sciatica, acute lumbar and hips injury on both sides. So yun yung diagnosis ko. So nurse ako, and then ako lang yung mag-isang breadwinner. So kung hindi kami may emergency funds at saka kung wala kaming, kung hindi minimalist yung lifestyle namin, malaki yung impact nun. Pero yun mo, ikaw lang yung breadwinner tapos mawawalan ka pa ng trabaho. Malaking bagay yun guys. Kaya since mahal yung mga bilihin ngayon, and may abuti na lang mayroong mga dito sa Amerika, may mga stimulus check, mayroon pang mga grants from the government, may makukuha ka workers compensation claims, mga ganyan. So pero still para sa akin nakatulong masyado yung pagiging mababa lang ng cost of living namin by doing van life. And then yeah, kasi kung just in case, imagine mo kung malaki yung mortgage namin at this point of time, ay masaklap yun. Babagsak ka talaga ng malakas at pasakit. So yun guys, payong kaibigan, andito na yung mga signs of the times na babagsak yung economy. Buong mundo yan. Kaya time na para mag-isip-isip tayo na i-minimize natin yung lifestyle natin. Iba na yung natin talaga. Iba na yung mundo natin ginagalawan ngayon. So, panahon na para mag-meeting tayong pamilya.
tawagin si nanay, si tatay, mga anak na hinay-hinay sa paggastos kasi sobrang mahal ang bilihin, inflation is real, ulit-ulit yung sinasabi ng video na to. Tapos wag na munang bumili ng bahay kung di pa kayo nakakabili ng bahay. This is not the best time to buy a house. Sobrang mahal ng mga bahay ngayon. Ano na muna, hintay-hintay muna, break na muna sa pagbili ng bahay. Sa mga kababayan kong mga Pinoy ngayon, this is not the best time to buy a house. So kung nagre-rent kayo, rent lang muna, tiis-tiis. Tapos hindi rin to yung time para bumili ng bagong sasakyan. Crazy yung market sa ngayon, guys. Kaya yeah, wag na munang bumili ng mga sasakyan. Wag na munang bumili ng mga bagay sa Amazon, sa cart nyo. Wag na munang tagdagan yung shopping. Iwasan na muna yung mga ganun, guys. So pero nasa sa inyo yan, no? Buhay nyo yan. Ako nagpapaalala lang. Very ano, unstable yung ating economy sa panahon ngayon. Instead na bumili kayo ng maraming mga bagay, material things, so spend your time with your family. Kasi yeah, life is short. Hindi natin alam kung hanggang kailan yung buhay natin dito sa mundo. Nalulungkot ako sa mga news feed ko sa social media. Maraming mga kamag-anak, mahal sa buhay, mga kaibigan. Lagi kinakabahan ako magbasa tuwing nag-open ako ng social media ko. Puro kandila na naka, tapos yung background kulay black. Nakakalungkot, marami sa mga kamag-anak, kapamilya na walang nang mahal sa buhay. So yeah, hindi mo alam kung kailan kukuhanin yung mga mahal mo sa buhay. So spend time with your loved ones, family. Pinakamahirap, nandito tayo sa abroad, yung mga mahal sa buhay natin nasa Pilipinas. Tapos ang mahirap pag nawalan ka ng mahal sa buhay, hindi ka makauwi, diba? So pinakamalungkot yung nandito ka sa abroad tapos namatayin ka ng kamag-anak. So life is short, kaya spend memories more than material things. Kung mga mahal sa buhay mo hindi mo kinakausap, spend time with them. Instead mag-shopping or mag-spend ng maraming pera sa mga material na bagay, ay spend time with your family. Create more memories than things. I don't know, guys, about you, kung anong mas maganda or mas priority nyo sa buhay nyo naman yan. Lagi kong sinasabi, it's your life, pero yeah, it's better to spend more memories than things. Yeah, yung mga anak ko, kakagraduate nila ng high school, mag-university na sila, magka-college na, kung yun yung gusto nila. Bilang yung oras, bilang yung araw, kasi pag nag-university na sila, maaaring mag-move out na sila sa amin. So which is nakakalungkot, pero at least maraming memories yung in-spend namin sa kanila. So I know and I'm sure hindi nila makakalimutan yun. Pag nagpamilya sila, ay may kukwento nila yun. So yeah, ang mga bata, yung mga anak natin, hindi naman nila ikikwento sa mga next generations kung gaano karaming pera, kalaking bahay, or gaano kadaming achievements yung nagawa mo. Hindi yun yung mga simple memories, yung mga camping, mga pinuntahan nyo, yun yung may kukwento nila, na pag sila naman yung nagpamilya, yun yung kukwento nila sa mga next generations. Make memories more than material things, lalo sa panahon ngayon. Very hindi mo alam kung ano yung mga nangyayari talaga. So yeah, basta ang mapapayo ko lang, at yung ginagawa namin ngayon which is very effective, ay downsize sa lahat ng bagay. Makakatulong yun, at more on family time. Thank you so much, guys, for watching.
Bye.